So, kanina nag-grocery kami. Today is Wednesday. Nag-request ang daughter ko na gumawa ako ng lumpia. That's why nag-vlog ako today. Kasi gusto kong i-share sa inyo yung how I make pork lumpia at saka yung fish lumpia. So, mag-throwback lang ako. Na-discover ko yung fish lumpia. Galunggong lumpia yata yan. Nung nag-umuwi ako sa Pilipinas 4 years ago, nung umuwi ako sa Pilipinas noon, bumili kami sa, alam mo tawag, doon sa yung mga karindiriya sa Pilipinas. So, bumili kami ng breakfast doon, tapos may nakita akong mga lumpia, lumpiang Shanghai. Tapos, sabi ng babae, ate, anong gusto mo? Lumpiang pork or lumpiang isda? Sabi ko, ano yung lumpiang isda? Sabi ko, anong isda yung lumpiang isda? Sabi nila, mostly daw galunggong. Pero yung iba, barilyete yata yung nilalagay nila. So anyway, so nung bumili ako, tinry kong bumili. Kasama ko yung daughter ko nun eh. Nung nagbakasyon kami sa Pilipinas. And then, nasarapan siya sa lumpiang isda. At in fairness, masarap nga yung lumpiang isda. Tapos, tinanong ko si mother, si nanay ko na, paano gawin yon? So sabi niya, madali lang, parang paano ko lang gumawa ng lumpiang Shanghai na pork. So ganun lang yan, substitute lang yung pork sa lumpiang isda. So ngayon, dahil wala akong makagilap na galunggong, yung galunggong ng pang Pilipinas, so meron akong nabiling fish. Para siyang malaking galunggong. Hindi ko alam kung tawag, talakitok ba, ewan ko. Basta I'm gonna show you guys kung what kind of fish yung gagamitin ko mamaya. Para siyang galunggong din. Malaki nga lang yung version niya. So yun, pwede na yun. Kasi nung pinirito ko naman siya, lasa naman siyang galunggong. So yun ang gagawin kong fish lumpia. At saka gagawa ko ng pork lumpia. Separate ko siya. Ipapakita ko sa inyo paano yung proseso ng paggagawa. So, ito yung gagamitin kong fish na pork lumpia. Iboboil ko muna siya. Nilagyan ko lang siya ng salt. I'm gonna boil the fish and then I put only salt. Once it boiled, then i-rest muna natin siya for a while. And then, we're going to debone the fish. Yan, tatanggalin natin yung mga tinik-tinik niya at saka natin siya gagawing lumpia. Okay, ang mga ingredients na gagawin natin for pork lumpia, syempre, itong ground pork. Kailangan natin ng ground pork. And, lalagyan natin siya ng carrots, onions, syempre, di mawawala ang garlic, pampalasa. Maglalagyan din tayo ng konting black pepper, salt. Naglalagay din ako ng oyster sauce sa aking gagawing lumpiang fish at saka pork. And, syempre, yung lumpia wrapper natin. Ito. And, naglalagay ako ng queso. Yes. Yes. Naglalagay ako ng Eden cheese sa aking mga lumpia. Ano pa ba? Yan. Habang nagbo-boil yung fish, so, syempre, gagawin muna natin itong pork lumpia. So, pagsasama-sama natin yung ingredients, syempre, babalatan muna natin itong carrots, onions, and then paghahaluin natin, ilalagay natin sa ground pork, at saka natin i-wrap. Ipopost ko muna to, then babalikan ko kayo guys mamaya. And then, ilalagay na natin itong ground pork. So, ganito yung itsura niya. Pinagsama ko na yung onions at saka yung carrots at also nga pala yung garlic to. Tapos saka natin ilalagay itong ground pork, then haluin natin. Hindi masyadong, dapat konti lang. Ito mga ganito lang. Actually itong garlic na to, nabibili na siya. Bili namin siya sa Costco. Ano na siya tawag doon? Yung naka-mince na siya. And then, itong ground pork. So, wala tayong space.
Hali, ito muna yung unahin natin. Luto na pala yung ating fish. Ito yung itsura ng fish. Pala, wait lang. Tumutulo pa. So, ito siya. Hindi ko alam kung anong tawag ditong... Hindi ko alam kung anong klaseng fish ito. Pero mukha siyang malaking galunggong. So, ito yung... Isa-separate natin ito, ha? Hindi natin pagsasamahin yung pork at saka fish. So, bali, dalawang lumpiang ang gagawin ko. Isang lumpiang fish at saka isang lumpiang pork. Which is yung ngayon request ng daughter ko. And also nga pala, pag, after natin paghaluin, ito kasi ito luto na eh. Kumbaga, binoil ko na siya. Once, ang ingredients niya, same thing lang ng pork. Yun nga, carrots, garlic, onions. Ito rin, same lang sila. Lalagyan din natin ng oyster sauce, ng salt, pepper, at saka ng, ano pa ba? Nakalimutan pa ba ako? Ng cheese, lalagyan din natin yan. Pero hindi ko na muna lulutuin siya, unlike itong pork. Kapag nahalo na natin, na-mix na natin lahat ng ingredients, isusute ko kasi ang tip ni nanay ko, na isutay muna to para maluto ng konti yung pork para hindi madali mag-spoil once na binalot mo siya sa lumpia wrapper. Yun ang technique. Kasi kapag ni-wrap mo na tapos hindi naman naubos, gusto mo pang isave, halimbawa, marami kang nagawa, syempre hindi mo naman maubos isang upuan yon. So, para hindi mag-spoil sa fridge, isutay mo muna para, basta pag na-sutay mo na siya, nabalot natin. And then, kapag time na pipituhin na, tsaka ng fish, hindi na masyadong matagal lutuin. So, bali, dalawa yung gagawin natin. Ito muna unahin natin, itong pork. Maghugas lang kayo ng kamay, pwede nyo ng kamay. Kasi dapat, kapag hinalo natin, talagang halo. So, since nag-wash naman ako ng hands, lalagyan na lang natin dito. Itong recipe ito, guys, for me, ano lang, ha? Ito lang yung, ano ko, version. Pero, bahala kayo kung ano pang gusto nyo ihalo sa pork nyo, sa lumpia. Pero, kay ito kasi, ito yung pinaka, ano lang, simple ingredients. So, gaya nito, marami yung gagawin ko, marami yung nagawa ko pala. Pang, yan. Okay, I think okay na to. Okay lang ganito karami. So, ayan. So, habang hinahalo natin siya, lalagyan ko na siya ng konting salt. Pink salt ang gamit ko. And syempre, oyster sauce. O nga pala, yung cheese, hindi ko muna siya nilalagay. Hindi ko muna siya ilalagay. Ilalagay ko na lang siya during sa pagbabalot na. Kasi kapag sinama natin itong cheese while we saute the pork, magbimelt yung cheese. Kaya sa huli na yan, once na i-wrap na natin. So ito na nga guys, ating isosaute na. Ito na pala yung nagawa ko. Ito na yung pork na gagawin natin lumpia. So minix ko siyang maigi. I mix all the ingredients. Nabubulol pa ako. And then, ayun na, isosaute natin siya sa oil. Syempre lalagyan natin ng konting oil. Huwag masyadong marami ha, kasi baka mag-ano naman, magsabaw. Okay. So, the reason nga na lulutuin natin ng konti lang is because kung halimbawa hindi nyo naman kakainin agad-agad yung lumpia, halimbawa, nagduto kayo ng lumpia ngayon tapos may matitira pa, syempre kapag nalagay nyo sa ref yun at umabot pa ng, let's say, example,
the next day hindi niya naman feel kumain ng lumpia agad, so at least hindi siya may spoil agad-agad. Yun ang tinuring technique ni Mother Earth. Okay, ayan na, mainit na. So isusutin na natin. So dahil meron sibu, so dahil meron ng onions and garlic sa loob, idiretso na natin. Ayan. Gaya nito, marami akong nagawa kasi magdadala ng lumpiang Shanghai ang aking daughter. Hindi ako makita for her friends tomorrow. Ano daw nila, a pre-Thanksgiving. Kasi Thanksgiving dito is Thursday. So, walang pasok yon. So, Wednesday bukas, last day ng school nila, bago mag-Thanksgiving. So, meron silang small salo-salo with friends. So, yun ang pina-request niya sa akin, magluto ng lumpia. So, ayan, dinamihan ko para pag gusto niya, kasi favorite niya kasi yung lumpia. So, at least, hindi na ako, each time na mag-request siya, eh, hindi na ako gawa ng gawa. You know, matrabaho rin kasi. Okay. Hintayin muna lang natin siyang mag-brown. Saka natin siya ilalagay sa strainer para yung oil na pinaglutuan niya e ma-drain para pag binalot natin, dry na siya. So habang hihintayin kong mag-brown ito, i-debone ko naman ang fish. So eto nga pala guys, yung fish na sinasabi ko, i-debone ko siya. Then ganun din ang ingredients, same as lumpia na pork, yun nga, as I said earlier, carrots, onions, garlic, black pepper, oyster sauce, and imimix natin siya all together. Since hindi na siya, since luto na siya, nagboil na siya, hindi na natin siya isosote sa oil. Kumbaga, diretso na siya na ano yan, deep fry sa oil pag naglulumpia na. So habang sinosote natin yung pork at hinihintay natin maging brown, so ito naman ang gagawin natin. Ito naman ang gagawin ko. Ang magdidebone ng fish, medyo mahirap-hirap siya kasi matinik siya. May mga kailangan nating masusing idebone. Masusing idebone. Okay. So, isa-isahin natin. Hindi ko alam kung anong tawag sa fish na ito eh. Ayan siya, mukha siyang malaking galunggong. Pero in fairness, masarap siya pag prito or yung tawag doon. Yung inihaw, paksiw. So, syempre pag magdiribon tayo, hindi natin isasama yung ulo. Thank you.
Ito na guys yung ating finish finish na deboned fish. So ito yung ingredients, ito yung same lang yung pork, garlic, onions, carrots, pepper and salt at saka ang oyster sauce. So kahaluin din natin siya same as yung ginawa natin sa pork. So, ito na yung ating dalawang klaseng lumpia. Ito na yung fish. Ito na yung fish. Ayan. Nilagyan ko na rin siya ng cheese. At saka yung pork. Na-drain na siya. Nilagyan ko na rin ng cheese. At ito yung sinasabi ko na after na natin maluto, well, actually, luto na, half cook na to. Ito rin. Medyo luto na rin yan. So, ito rin. Luto na rin. Ilalagyan na natin siya ng eggs para mag-bind yung ating meat. Yan. Ito rin. Isa lang. And saka natin siya imimix uli. Then, after natin mamix, then ready na siyang i-wrap. So, pwede nyo rin namang i-wrap lahat yung lumpia kung masipag kayo. Pero kung yung gusto nyo lang yung portion lang na kakainin nyo, then i-wrap nyo sa make sure lang na pag nilagay nyo siya sa fridge, eh, kakainin nyo siya, makukonsume nyo siya ng 1 week. Pero pag freezer, pwede na siguro mga ilang more weeks pa para hindi siya mag-spoil. Ayan. So, haluin ko lang maigi and then i-wrap na natin siya. Nagpalit na rin ako ng damit kasi ang tagal. Nag-start ako 4:30, 7:30 na. So, masarap siya pero matrabaho lang talaga yung fish. Doon tayo nagtagal sa fish debone. Didebone mo talaga yung fish. So, ayan, tikman natin. Mainit. Masarap siya. Masarap, nalalasahan ko yung keso. Masarap siya, in fairness. And then, hindi maganda yung wrapper na nabili ko, so, it's a good thing na hindi ko siya niluto agad-agad. Nilagay ko lang muna siya sa Tupperware. Matin naman po. Masarap. Mas malasa lang ang fish kasi dahil fish nga ito, mas malasa siya. Ito, normal Shanghai na may twist, na may cheese. Yun lang. Pero, so far, ito yung pinaka gusto ko talaga. Fish, lumpia. Try nyo rin ito, guys.
Nga lang, you need to be patient sa paggawa ng fish lumpia kasi you need to debone it talaga. Yun ang talagang mag-occupy ng time nyo. Okay, that's it, God. Thank you. At sana matikman nyo rin itong aking recipe. I-try nyo rin gumawa ng fish lumpia and let me know sa comment kung ano bang masarap ba. Anong, at kung may alam kayo na easiest way para madibone ng fish, let me know sa comment section. Ayan, enjoy cooking. Bye!